guys, tayo na naman yung nagbabalik sa ating panibagong vlog. So, meron tayong nakitang bagong motor, yung Suzuki Smash 2023. Siyempre, hindi natin papalagpasin guys na hindi natin ito mabigyan ng review at walkthrough. So, in this video guys, alamin natin kung may nag-upgrade ba dito sa motor na to, yung features niya ba, yung specs niya ba. At alamin na din natin guys yung kanyang updated price. Kaya naman tara, let's start this video. Me loving, I need your loving, 'cause I'm drowning in something and I can't come out. Just show me loving, I need your loving. Me myself ain't enough, it's like being a doctor or crushing heart. I want you to know how bad it hurts. Bagong model ni Suzuki pagdating kay Smash 115 guys. So umpisa muna natin sa kanyang engine specs. Of course, it is powered by 112.8cc to be exact. 4-stroke, single overhead cam, single cylinder, 2-valve, and mayroon siyang lakas na 6.4 kilowatts at 8,000 rpm and max torque of 9.0 newton meter at 4,000 rpm. So itong motor na to guys ni Suzuki ang isa sa pinakamatipid niya, no, pagdating sa gasolina. So itong motor na to guys ay mayroong color combination na glossy black at saka glossy white and glossy red, no. So kung mapapansin niyo guys yung pagkakared ng isang to guys, kagaya doon sa R version na parang candy red. So kung before yung mugs type lang yung mayroong ganitong kulay na combination ng black at saka red, this time naman guys, this 2023 is meron na din yung drum brake version. So pagdating dito sa front look guys, ayan, same lang din ang itsura nung dati. So ayan guys, nandito pa rin naman yung logo ni Suzuki, yung Smash niya na pangalan, tapos yung bago niyang decals guys. Kung mapapansin nyo guys, talagang candy red talaga yung datingan ng kanyang decals. Ayan, may mga lining na ganyan. Everything guys is paint na black, and then yung kanyang decals guys is yung red. So hindi po siya paint, no? Sticker lang po siya. Pagdating naman dito sa kanyang front fender, glossy black. Ayan guys, flexible. So meaning pag halimbawa bungbutuhin dito basta-basta mababasag, no? Mayuyupi lang to, tapos babalik din naman to sa dati. So siya ay ginamitan pa rin ng telescopic fork suspension na may kulay na silver. So siya po ay drum brake version, kaya naka-drum brake yung kanyang front brake maging yung kanyang rear brake, no? Meron po siyang sukat na ayan, 70 by 90 by 17 tube type pa rin po, meaning hindi pa po siya naka-tubeless. Meron pa po siyang interior. Tapos naka-spoke yung design ng kanyang wheel dito. And then pagdating sa kanyang brand dito guys, may nakalagay dito na Japan Technology. Bulb type pa rin. Ayan, turn signals, ganun pa rin, bulb type, wala pa rin pinagbago. At the same time, dito tayo sa kanyang grips or handlebar. Check natin mga switches or buttons meron dito. Dito sa left side guys, nandito yung kanyang high beam, low beam. Ayan, turn signal switch, horn. Tapos dito sa right side, nandito yung kanyang electric start. So meron pa rin po siyang kickstart. So kahit maubusan kayo ng battery guys, eh wala kayong pangamba na magtulak kayo sa isolated na lugar kasi nga equip pa rin siya ng kickstart. Ayan. So dito guys is nandito yung kanyang dashboard, analog pa rin. So yung background niya guys is white. So nandito yung kanyang speedometer, odometer, tapos yung logo ni Suzuki. Meron na din siyang gear indicator dito. Nandito yung first gear, second, third, fourth. Tapos yung turn signals indicator. Ayan guys. Ayan. Tapos neutral indicator. Tsaka yung kanyang high beam, low beam indicator. Ayan. Tapos nandito rin yung kanyang fuel gauge. Ayan. Kitang-kita mo na guys kung halimbawa kailan ka magpapagasolina. Or empty ka ba or full tank ka pa. Sa lever naman, brake is silver yung kulay guys. Ayan. So again, siya pa rin po ay equipped ng mechanical key. Pero para saan, advantage pa rin yan guys. Para nang sa ganun mas madali mong ma-turn on yung engine ng motor na to. Ayan. Sa seat cushion naman, ganun pa rin guys. Same lang ng dati, generous. Sa long ride, hindi masyado sasakit yung puwet nyo nito. Seat textures guys is leather, no? Leather. Nandito pa rin naman yung kanyang grab bar na glossy black.
Tapos yung under seat storage niya guys, meron pa rin, medyo malaki pa rin, mapaglalagay niyo ng raincoat niyo or papers ng motor, ayan. Or kahit anong mga personal belonging na pwede niyo ilagay dito, eh mailalagay niyo pa rin. Fuel tank capacity naman guys is 4.3 liters at since siya po ay matipid sa gasolina, eh talaga makakatakbo kayo ng 40 kilometer per liter or mas higit pa, pero it may vary pa rin guys sa throttle hobby ng driver. Anyway guys, ilalagay ko na lang po yung kanyang average fuel consumption sa screen para malaman nyo po kung gaano siya katipid. So ayan, and then balik na natin to dito sa side naman na view guys. Ayan, meron siyang decals dito na candy red. Of course yung pangalan niya na Smash, silver po yan yung kulay na yan. Tapos dito Smash, ayan. So nandito yung kanyang cambia, 4-speed semi-manual transmission or semi-automatic. Ayan. Tapos nandito yung apakan ng driver, side stand, traditional side stand pa rin yan guys, hindi pa rin siya equipped ng side stand switch. Apakan ng angkas, naka-rubberized, silver din yung datingan niya dito. Equipped pa rin siya ng chain cover guys, ayan. Suspension is swing arm, dual shock suspension. So sa mga matatagtag na lugar, hindi na masyado ninyo ma-feel yung tagtag kasi nga naka dual shock siya. Tsaka napaganda din po ng play ng Smash pagdating sa kanyang suspension. Ayan, silver yung kulay. Then tire size sa likod guys is ayan, 80 by 90 by 17. Tube type pa rin, naka-spoke. Ayan, stainless yung datingan, no, para silver. And guys, and Japan brand pa rin yung kanyang wheel. Gaya naman pa rin na dati guys, naka-bulb type pa rin siya, pero reliable pa rin naman yung kanyang bulb type na taillight kasi nga, ayan, before pa naman kasi nauso yung mga LED na yan, nauna tayo sa bulb type. So naka-full compact siya. So yung full compact guys is nakasama yung kanyang brake light at saka yung kanyang turn signal light. No, so para sa akin mas advantage siya para wala ka nang ibang iintindihin na baka may matamaan pagsasampay yung OBR mo. Ayan. So nandito yung sticker ni Suzuki, plate holder at saka yung napakahaba niyang fender. Ayan guys. So dito tayo guys sa kanyang tambucho. Same pa rin kagaya ng dati, merong heat guard. Ayan, stainless yung datingan, ayan. Nandito yung apakan ng angkas, naka-rubberized. Yung kickstart niya guys na napakahalaga pag maubusan kayo ng battery. Yung apakan ng driver, yung brake pedal, ayan, napaka-premium, syempre yung kanyang engine. So, pagdating naman sa kanyang ground clearance, guys, siya po ay mayroong minimum ground clearance na 130 mm. So, ayan guys, i-make sure nyo lang na hindi kayo dadaan sa malalaking humps ng Pinas para hindi po matamaan yung engine nitong motor na to. So, pagdating naman guys sa kanyang timbang, siya po ay mayroong magaan na timbang na 99 kilograms. So, kahit lady rider, eh, kayang-kayang imaneho tong motor na to. So, I highly recommend this motorcycle for a beginner and also for a lady rider na naghahangad ng motor na matipid sa gasolina at saka napaka-smooth dalhin. So, si Suzuki Smash ang motor na para sa inyo kung ayaw nyo naman mag-scooter. Kasi itong motor na to guys is semi-manual or semi-automatic motorcycle. And isa din to sa pinakamabentang motor ni Suzuki pagdating sa kanya mga underbone type kategory ng motorcycle. So, ayan guys. Ngayon naman, i-check naman natin yung kanyang presyo kung magkano yung presyo niya ngayong 2023. So, sa interested sa motor na to guys, this motorcycle, Suzuki Smash drum brake version ay nagkakahalaga ng 61,800, yun yung kanyang cash price. Down payment is 3,000 and monthly amortization for 3 years na 3,181 at rebates na 200. So ayan guys, this motorcycle is of course available dito sa Motor Trade Santo Tomas. Ilalagay ko na lang po yung full address nila sa description box ko sa baba. So ayan na nga guys, natapos na nga natin i-review at iputan tong pinakabago nilang Smash 115 drum brake version. Ano yung masasabi niya sa motor na to? Sulit ba siya sa presyo niya? At ano yung mga katangian niya kung bakit siya yung i-consider niyong bilhin? At syempre, kung halimbawa may gusto kayong idagdag na feature dito, ano ito? I want to know your thoughts below. And syempre, kung bago pa lang kayo sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. And also, please follow my new Facebook page, Langga Gale. So please, search Langga Gale. So yung Langga Gale Motovlogging is already hacked. So, hindi na po tayo may access noon. Kaya naman, pakifollow na lang po ako sa bago nating Facebook page kasi doon po ako nag-upload din ng mga video na gaya nito. So, yun guys. Dito na muna tayo. Ride safe and peace out.